titignan ko pag nilayan mo ang dalawang ito, parang puzzling Sunday. Kung hindi man contradict, pero ito po ay tinatawag din natin na kabaligtunaan, no? Ang tanong, bakit? Sapagkat sa unang bahagi, ang saya-saya, hindi ba? Si Jesus, sabi sa Gospel, pumasok doon sa Jerusalem, no? Na kung saan matagumpay siyang pumasok, na ibigay ang kanyang sarili. At ito yung tinatawag po natin, the passion, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, kahanga-hanga, sabihin nyo, bakit? Sapagkat hindi sa isang Romanong pag-iisip ang pagpasok ni Jesus bilang isang hari. Walang kapa, mga kapatid, walang kabayo at kasamahang mga kawal, kundi pumasok ang isang hari sa napakasimpleng pamuhay ng buhay. So, kasama niya habang siya ay nandungon sa asno, no? Na kung saan yung asno is a sign of humility, pero itong palaspas na ito ay simbolo ng pagkamartir. Kaya nga pumasok si Jesus sa loob ng sa Jerusalem, sa loob ng Jerusalem, at ang pagpasok nito ay tanda na si Jesus ay isang martir. Amen. Kaya din, my brothers and sisters, nahulugan lamang na parang napakahirap ano isipin yung klase ng buhay na pinasok ng Diyos sa sangkatauhan. Bakit? Sapagkat dumanas ng hirap, hindi ba? At ito yung sinasabi nating sakit. Sabi nga ninyo, sakit. Sakit. Mas malakas pa. Sakit. Sapagkat yung sakit na yan, o what we call the passion, ay napakahirap dalhin. Sa unang pagbasa, anong sabi doon? Halos yung mukha niya ay wala nang ano eh, wala nang hindi na ano, hindi na maano, hindi mo na siya ma-recognize. Kasi grabe yung bubog, inalimuran ng tao, tinuruan ng tao, tinapakan ang kagandangan, ginawa ang lahat sa kanya, pinunod ang kanyang balbas, halos wala ka nang mailarawan sa kanya. Kaya hindi ka takataka na meron tayong movie na The Passion of Christ. Actually, pag binasa mo naman talaga yung gospel na yan, baka konti lang yan. Pero doon sa Passion of Christ, inabot ng ilang oras? Anim ba? Yes, anim. Napanood pala niyo kung ganun kahaba. Alam niyo kung bakit ganun kahaba? Sa kahaba-haba, pero yung istorya, maikli lang naman, totoo lang. Pero yung movie, ang haba, inabot ng oras. Alam nyo kung bakit ano ang pinupunto ng anong movie na yan? Pinupunto ng movie na yan, na si Jesus, na ating Panginoong Jesucristo, inilarawan ang kapagitan, karanasan ng sakit sa buhay. Amen? Kaya pag nakita mo, halos tanggal yung balat eh, no? At grabe yung bumbog na hindi mo na makilala sa Passion of Christ. Pero yung sakit na ito, mga kapatid, kagagawan ito ng mga tao din, sa totoo lang. Imagine mo, hindi ka ba masasaktan yung sakit sa buhay nang iwan ka ni Pedro at hinudas ka ni Judas, tama ba? Kaya ang hirap talaga ng mga Judas. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka si Judas. Hindi ka si Judas. Ay, talaga. So, imagine mo yan, talagang nakakalungkot yung sinapit talaga ng Panginoon sa kamay ng kanyang mga kaibigan. Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, pinatunayan lamang ni Jesus ang katatagan sa lahat ng paghihirap. Sabihin niyo, bakit? Bakit? Sapagkat binigyan siya ng Diyos ng lakas upang harapin ang matinding pagsubok ayon sa kalooban ng Ama. Kaya hindi din tatakataka na tayo din dumadaan din sa matinding sakit sa buhay. Amen? At ang pangalawa ay ang pagpapakasakit, mga kapatid. Ang salitang pagpapakasakit ay nangangahulugan lamang na kung ano yung sakit ng iba, tayo yung dumadanas. Na hindi naman po pala dapat tayo, pero tayo yung umako nung karanasan na iyan. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Tayo ang nagkasala,
Tayo ang nagkamali, tayo ang nahulog, tayo ang merong boundary sa buhay, tayo ang may ginawang kalokohan, tayo ang sinungaling. Pero si Jesus ang nagpakasakit sa lahat ng paghihirap ng tao. Amen? Kaya nga, anong sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, the second reading, bagamat siya ay Diyos, sabi doon, pero hindi niya inari yung pagka-Diyos, hindi ba? Hindi niya inari yung magkapantay ng Diyos. Anong ginawa ni Jesus Kristo? Niyakap niya ang buhay na maging isang alipin. At yun nga ang ginawa niya. Kaya ang kamatayan sa krus, dapat tayo ang nakapako sa krus ng Kalbaryo. Pero siya ang umako ng lahat ng yan. Kaya nung sabi doon, instead marami pa ang mamatay, sabi ni Caiaphas, isa na lamang ang magbibigay ng kanyang buhay. Walang iba kung hindi yung Jesus na yan. Kaya nga, si Jesus na ating Panginoon, binigyan niya ang lahat-lahat. Ang pagpapakasakit ni Jesus, mga kapatid, ay tanda ng rurok ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At ang pinakahuli, mga kapatid, ay ang puwersa ng pagmamalasakit. Kaya si Jesus, nagmalasakit siya sa kapakanan ng tao. Amen? Hindi siya naging maramot. Imagine mo, hindi siya nag-revenge ang Panginoon. Anong ginawa ni Jesus? Malaya niyang ibinigay ang kanyang sarili upang pagmalasakitan tayo kanyang mga anak. So imagine mo, tingnan mo yung mga itsura natin ngayon. Talagang we are blessed by God. Sabihin nyo, you are blessed by God. You are blessed by God. Sapagkat yung history, hindi lang history ng dahil nakita natin si Jesus na pako sa krus, that's the history of the goodness of God to humanity. Amen? Kaya hindi natin mapapasubalian ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi kayang bayaran ng tao na kanyang buhay maging ng kanyang kayamanan. O sabi natin, lahat na lang ay pwede natin gawin sa Diyos. You cannot do that. You can give yours the best, yung buhay mo, pero hindi mo kayang bayaran ang ginawa ng Diyos sa kasaysayan ng pagliligtas. Amen? Kaya anong ibig sabihin ito? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka talaga ng Diyos. Mahal ka talaga ng Diyos. Alam niyo bakit? Sabihin niyo bakit? Bakit? Sapagkat hindi siya naiiba. Hindi na tayo iniwan sa mga paghihirap. Nakasama rin siya sa paghihirap. Nakiisa siya sa ating pamumuhay. Anong kinakain natin? Kinakain din niya. Kung anong dinanas natin? Dinadanas din niya. Kung anong ginagawa ng mga tao ng pating kaliguran, ganun din ang ginawa sa kanya. Iniwan siya ng kanyang kaibigan, ganun din ang ginagawa sa atin. Hinahatak siyang pababa, tayo din hinahatak na pababa. May mga tao na iinggit sa kanya hanggang sa siya'y mamatay. Marami din tao, may mga tao rin sa atin na iinggit hanggang sa tayo ay malugmok sa paghihirap. Amen. Pero ang lahat ng iyan ay hindi nangangahulugan, ay wala ng tagumpay. Sapagkat ang sabi ng gospel, pagkatapos niyang mamatay, inilibing siya mula doon sa kurtina ng templo, ay bigla na lamang pong labukas. At pagkatapos nito mula ulo na hati hanggang baba, at pagkatapos nabuksan, nakalaya ang mga namatay, maging ang mga banal, nanganulugan lamang ng tagumpay ang Diyos sa buhay ni Kristo Jesus. Kaya nung sabi ng gospel sa pinakadulo ng lahat, truly, He is the Son of God. Amen.